Eh, may tatanong tayo sa security. Sir, good morning, sir. Para nyo muna yung ring para hindi magamit. Gawa tayo ng temporary solution. Yung ganito, sir, na mahirap, no? Dalawang barangay kasi nakakasakop, ano? Oo. Pero ang complaint naman, eh, ito lang. Walang problema yan, eh. Kasi tayo naman sa MMDAs national, eh. Ayun. Ayon kayo sa ginagawa ng MMDAs, sir. Ayun. Kaganda po talaga ng ating kapaligiran. Kapaligiran, sir, no? Ito. Ano yan, sir? STL. Ah, STL. Pwede pa sa labas yan. Ah, ito yung reklamo, sir, pagdating ng hapon. Nagdo-double parking. Kaya nga, sir, may nakita tayong mga ano, no? Mano. At muli, andito tayo ngayon sa operation ng Task Force at SCOG. Kasama natin ngayon ng Team Bravo at si Sir Richard para dito sa gagawing coordination para sa clearing ng lugar na ito. Eh sila, sir, no? Sinasaayos na yung mga parang nilagay na reserve. So, punta lang tayo doon, hintayin lang natin yung coordination. Para nga dito. At dito yun, no? Yung mga trash bin na nakalagay doon, ayan, sinasaayos nila dito. Punta tayo sa may barangay para nga dito sa gagawing pakikipag-coordinate. Para masimula na rin yung operation. Ito pala yun, oh, no? Barangay New Manila, sir. New Manila. Yun. Ano yun? Barangay ano, Kalusugan doon? Kalusugan yun. Pero kiklear natin, ha? Tatanong natin doon para maayos. At dito yung mga tali, no? Yung mga ito, mga reserved parking. Tinatanggal din ito, no? Tinatabi. Kasi alam naman natin na bawal. Ito. Hindi natin alam kung anong purpose yan. Kasama natin si Sir Richard ngayon, no? Masamahin nyo muna lahat. Ayan, no? Kita nyo. Sa barangay ang pakukuha natin sa barangay. Kasi nagtataka tayo, bakit may mga reserve parking? Oo, meron naman signage na sa poste. Eh. Ayun, no? No parking nga, oh. Eh, medyo matagal-tagal tayo hindi nakasama. Ngayon, ito, finally, yung hinahanap nyo. Ito na si Sir Richard. Ayun. At sumasamahin nyo lahat ng poste. Then, yes, pala po sa lahat. Dito sa karsada, pag hindi natin ang kakarga natin yan. Oh, yun, narinig nyo, no? Pag hindi ito inalis, at kung sa barangay man ito, kailangan alisin. Dahil pag hindi, ayaw nila, ito ikakarga. Ito yung mga manok dito, no? Walang mayari ng mga manok. Ah, meron daw. Oh, mamaya pag ito yung nagsimula na, pag hindi ito yung ipasok mga kasama, yun. Talagang kukunin yan. Hindi na pwede yan. Susunod, kukunin ko yan. Opo. Warning na lang ako. Opo. Opo, kasama yan. At punta tayo doon, no, sa barangay. Tingnan natin kung ano yung pag-uusap doon. So, dito tayo, no? Sama natin si Sir Velez. So, ginagawa yung coordination paper. Tapos, papareceive sa barangay. Tapos, yun. Kailangan nilang pirmahan para coordinated sila dito sa barangay na ito. So, ito yung mga manok na yan, mga kasama. Ayan, sinabihan na sila rito. Oh. Dahil mamaya, pag nag-go na yung operation, pag nakumpis ka yan, sana sila magagawa dyan. Daming mga naka-legal parking. Oh. May mga signage na. No parking, both side. Both side na, both side. Ayan o. Oh. Laki-laki ng karatula mga kasama. Pero, ano tayo magagawa? Ganun talaga yung naging sistema dito. Kaya nga, siguro merong nag-complain. Kaya yun, pumunta sa MMDA yung dokumento at ayun, schedule for clearing na. So, barangay Kalusugan pala to at ito namang kabila ay ibang barangay din, pero may mga nakitang problema si Sir Richard dito, kagaya na itong basketball court.
So hindi inaalaw 'yan. Hindi inaalaw 'yan. Lalong-lalo na mayroong mga nakukompromiso. Agaya ng ano to, kita niyo yung kalsada na to, parang secondary road. Secondary road na siya, tapos may basketball court. Yun, hindi po inaalaw. Yeah. Gaya nga ng sinabi ko kanina, yun, yung mga reserve parking na sinakop na nga itong mga bangketa na ito, yung sinasakay nila. So, yun ay talagang bawal, siyempre. Ang isa pang nagiging problema, matanong lang natin. Pag nag-operate sa dalawang barangay, in between the line ng kalye, isang napakahirap. Ayun oh, ayun, kailangan patanggal. Ay, may tatanong tayo sa sir. Sir, good morning, sir. Para nyo muna yung ring, para hindi magamit, gawa tayo ng temporary solution. Yung ganito, sir, na mahirap, oh, dalawang barangay kasi nakakasakop, ano? Oo. Pero ang complaint naman, ito lang. Walang problema yan, kasi tayo naman sa M&A is national, Ayun, makasama. So, definitely, lahat, saklaw natin. Saklaw na. Kaso lang, siyempre, minsan due process, we have to coordinate. Okay, yun. Kasi nga, dalawang barangay siya. Pero nakikita ninyo, visible naman yung mga clear violation, So, siguro, a-action na rin natin ito prior to coordination. Kasi ayun, may obstruction na rin sa along the road. Ayun, along the road nga naman. Yan, salamat, sir, no? At ayun, kita nyo, action agad. Wala nang ano. Kasi nga, kung hindi ito a-actionan, sinong gagawa, mga kasama? Iyon ang point, no? Kaya isang napagaling na leader, si sir, pagdating sa mga ganito, hindi siya basta-basta umaalis, hindi basta-basta iniiwanan yung trabaho. Dapat tanggalin, sir, unang-una, saan maglalaro yan, sa kalsada? Hindi naman tinagalaro. O kaya nga, dapat na rin tanggalin. Kasi na rin sa yun, pati mga residente rito, mga kasama, ay agree na, no? Dahil sa obstruction, ang problema dun, kung halimbawa may naglalaro, tapos may dumadaang sasakyan, pwede sila makadisgrasya. Patatalihan ko muna yun rin. Gawan nyo ng paraan. Kasi ang gagawin ko rin po dyan, talusko ka na ng paraan. Talusko na patalihan ko na lang muna para tapos tanggalin nila siguro. Iibutan na lang namin kung natanggalin nila. Kasi hindi pa natanggalin nila. Kasi matagal na yan. Wala pa pandemic, natanggalin nila. Number one, SONA. SONA ng Pangulo. Ngayon, kung natatandaan nyo yung SONA, no? Yung mga gantong basketball court na nasa gitna ng kalsada ay bawal po. Ito, gagawa na nila ng aksyon. Tatalian yung ring or lalagyan ng lock. Parang sila na, no? Sila na ang bahalan. Tayo naman ay nagko-cover lang. Yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po si Kuya Boots. At syempre, pa-hit na rin ang bell para lagi kang update sa ating mga video. At syempre, shoutout nga pala doon sa mga kasama natin dyan. Kay Rafa Apoderado, kay Ma'am Miriam Marquez, kay Ma'am Leslie ng Japan. Yan, magandang umaga po sa inyo. At ingat-ingat, mabuhay po kayo. So yun, pansamantala, nilalagyan sila ng yung tali para hindi magamit. Pero, ayan, parang gagawa na ata ng request yan ni Sir Richard para maalis na yung court na yan. Kaya yun, hinaalis na nila kuya yung mga alaga nila rito, no? Gaya ng manok, pato. Parang ito kasi naging sugahan nila. Ito. Sasakay na rin to, no? Kaalisin na rin to. Ngayon, kung halimbawa naman na gusto niyo i-recover to, sa Ortigas na po, sa base ng MMDA, doon niyo pwedeng puntahan at may kakausapin po kayo doon kung allowed nila na ibalik sa inyo o hindi.
anong magsuga sa bangketa? Ha? Pwede ho yan to sa loob ng bakuras. Sinubukan ko na ang isolation. Sinunit ko sa Parks and Wildlife. Parang yung ginawa, pinakain ko sa paligong. So, yun. Yung mga nakukumpis ka pala ng mga ganito, mga manok, mga pato, eh dinudonate po yan. Nilisin nyo na yung buong bakura na yan. Ayan, ganito. Dinudonate pala ito, mga kasama. Ayan, nabanggit nga ni sir, no? Pinapakain lang pala sa ahas yung mga gantong mga manok na nakukumpis ka. Ayan, ilalagyan nila ng ano, no, ng parang sugahan. Ayan, binaklas na, no? At parang si tatay galit. Parang nakasibangot si tatay, no? May meron pang panungkit na. Ano kaya sinusungkit nila bossing dito, no? So, yun yung mga dapat i-clear. I-clear. Yung dapat alisin, na alisin. Yan, shout out kay sir, yung makisig na driver ni Sir Richard. Ito, siguro pag natanggal ito mga kasama, dapat yung barangay na rin ang magmunti ng kalinisan dito, no? Siyempre nga naman, kung paulit-ulit i-clear ito, paulit-ulit na rin, parang hindi maganda. Parang, siyempre, paano pa yung trabaho nila, no? Para ayusin ng mga nakasakupan nila. Pero sana naman, no? Si Kapitan, no? Makipag-coordinate, no? Makipag-cooperate dito sa ginagawa ng clearing operation, siyempre, ng MMDA. Para sa kaayusan, siyempre. Yun naman ang mga ayaw ng kaayusan. Lahat naman tayo gusto ng kaayusan. Kaya dapat, yan, sa mga ganito, nalalaman na rin ng tao na bawal sila rito. Yan, yung mga hindi nila pagmamayari, dapat hindi nila nalawin. Hindi sila magsuga. Ito nyo, yung mga basura dito na iniiwan, kung saan-saan nalang tinatambak. Yun, si tatay may sinasabi, oh, pabakal daw. Parang masama loob ni tatay, ha. Ayun, si tatay, inulit na naman. Kaya mga tanong kaya, tanongin kaya natin na si tatay kung ano kaya yung sinasabi niya, no? Kung tama ba yung sinasabi niya. Yun o, sipin nyo. Ito ata, ano ba itong ano na ito? Ahensya na ito. Sir? Quezon City Sports Club. Ayun, kita nyo, Quezon City Sports Club. Pero yung mga nasa gilid nila, parang hindi maganda tingnan, sir. Tama ba? Parang eyesore, no? Sakop po ng Kristong Ari yan eh. Po? Sakop po ng barangay Kristong Ari. Ah, ito. Tapos sinakop nila. Barangay Kalusugan naman po. Oo. Pero dapat yung taga-barangay, sir, no? Nakikita nila ito, no? Disiplina, kulang pa rin po sa disiplina. Kulang sa disiplina, no? Pero sang-ayon kayo sa ginagawa ng MMDA, sir, yun. Yan. Nagkaganda po talaga ng ating kapaligiran. Kapaligiran, sir, no? Nakita nyo. Yung mga taga-barangay Santo Cristo ba, sir? Kristong Hari po. Ah, Kristong Hari, sorry. Barangay Kristong Hari ay okay sa kanila yung ginagawa ng MMDA. Pero, dito sa kabila may naririnig tayo, eh. Na parang, ano eh, yun lang. Ayun, pabor sila, sir. Mga taga-barangay, Kristong Hari. At ito. Yan. Kasi isipin nyo, ito, hindi natin alam kung kanino ito. Kung anong barangay nakakasakop dito. Kaya, ang paliwanag dito, mga kasama, ito ay bawal. Kailangan tanggalin. Kasi, unang-una, yan, nagkukos ng obstruction. Pangalawa, pwedeng makapanakit na ng tao. Pwedeng makadisgrasya. Kita nyo, tinambaka na ng basura. Actually, ang MMDA, mga kasama, hindi po nanguha ng mga basura yan. Pero, nililinis, no? Sinasaayos. Kasi wala rin ano eh. Mga barangay, hindi rin naman inaayos eh. Kaya, ang team ni Sir Richard, yan, kita nyo naman, no? O, ito.
Inalis na. Tipin nyo, parang may barong-barong na dito. Ay, si sir, may paniikit pa, oh. Waiting. Ano yan, sir? STL to. STL. Ah, STL. Pwede pa sa labas yan? Pwede pa sa labas yung STL? Ah, pwede sa labas? Kala ko, sa may mga Lotto outlet lang yan pwede. Oo. Ah, extension ka ng Lotto outlet? Ah, taga PCSO si Basis. Sales representative ba? Okay naman pala. No? Meron siyang ID. Layo ah, okay. Parang ito na nga ata yung hideout ni tatay, mga kasama. Ito nyo, meron na ng parang barong-barong. Parang may mga plywood na, no, lalagyan na lang. Parang kay Kristong Hari. Dito sa side na to, parang ano na to eh, New Manila. Tapos, E. Rodriguez. E. Rodriguez na to eh. Ayun, kinakarga na oh. Lutuan na rito, may mga panggato. May nagluluto rito mga kasama. Kasi may lutuan eh, yun o. No? Lutuan. Kita nyo naman. So, parang ang tagal ng ano, no? Mga taga-barangay dito. Para simula na yung ano no clearing ng mga traffic para alisin na nga tikitan sila. Ito nyo, halos mapuno na rin, diba? Kaya napagaling. Yan, nata. Sir, double parking. Ah, ito yung reklamo, sir, pagdating ng hapon. Nagdo-double parking. Kaya nga, sir, may nakita tayong mga ano, no? Reserve parking. Oh. Ang tanong, sir, kanino kaya yon? Dalawa kasing barangay, sir, eh, no? Kabila. Kristong Hari. Kristong Hari, yun. At hintay lang natin, no? Yung taga-barangay para nga dito. Sir? Yan, may sinasabi si sir. Ano yung tay? Ay, sabi niya, tay? Ayun. Kala ko may sinabi si tatay, no? Ayun, mga kasama, at sunod tayo no, sa operation. Ayun, yung halaman nga naman. Meron doon halaman. Kinaalis ko yun eh. Pressing counter. Kaya na yung mobile natin. Ayun. Wala, baka masunog pa yan. Baka masunog pa yung Quezon City. Port office yan. Ang ganyan po, sir. Kalawa naman. Kami yung panggatong eh, no? Anak ko ba yan?
Makita nyo, halos maklear na. Maganda talaga kung malinis mga kasama. Pero pag ganito makikita mo talaga, ay nako. Pagaling na ulan, baka lipat ka na. Dilikate sila dyan, baka awa naman, lipat ka na ulan. Kalin nyo ito sa barangay para maganda lilim lang nila. Pero sa loob ng barangay, yung maganda lilim lang dyan. Para hindi ginawin yung mga puka. Ha? Hindi ba kayo niyan? Dari mo na. Barangay, puka, oh. So yun, at maganda-ganda na, no? Hindi katulad kanina, mga kasama, no? Talaga namang madidismaya ka pag makita mo. Ngayon, maayos na. Sana yung barangay nga, yung kagaya na sinabi ko kanina, sila na bahala rito. Pag nakita nila na sinaayos na ng MMDA, maintain na lang nila.